binababalaan ko sila. No? Pag hindi sila nagpakita sa susunod na hearing, March 5, isa-cite ko sila in contempt, paaresto ko siya. Ito ang direktang babala ni Senate Deputy Minority Leader Risa Hontiveros kay Kingdom of Jesus Christ Leader Apollo Kibuloy sakaling hindi pa rin ito sumipot sa pagdinig ng Senado kaugnay ng mga alegasyon ng pang-aabuso gaya ng physical at sexual abuse at human trafficking. Inilabas na rin ang kopya ng bagong subpoena laban kay Kibuloy para sa susunod na pagdinig na gagawin sa March 5. Ayon kay Senator Hontiveros, ipapadala pa rin ang subpoena sa address ni Kibuloy sa Davao at sakaling no-show pa rin ito sa investigasyon ng Senado, ipapasite in contempt anya ng senadora ang religious leader at kalaunay ipapaaresto. Sakaling hindi pa rin tumugon si Kibuloy sa subpoena, posible anyang humingi na ng tulong ang komite ni Senator Hontiveros sa pambansang pulisya para ipatupad ang arrest order laban sa religious leader. Itinanggi naman ni Kibuloy ang mga akusasyon laban sa kanya. Sa isang audio statement, tinawag nitong huwad ang mga testigo at ang mismong investigasyon ng Senado. Muli rin itong hinamon si Senator Hontiveros na maghain ng kaso laban sa kanya. Ayaw din nilang ipaharap itong mga false accusers na pinaggagawa nila to destroy my reputation para idamay sila Duterte family doon sa kapupuntahan ng mga investigasyong walang kakwenta-kwenta. Ikaw, Risa Hontiveros, ikaw, kayong tatlo dyan na nasa kongresong puro leftist, inahamon ko kayo, sabi ko, pumunta kayo sa korte sapagkat ang SMNI walang kasalanan ginurgur ninyo sapagkat idinadawit ninyo kami sa politika. As to yung may patong siya sa ulo, come on, wag na siyang magpa-victim pa. Ang mga biktima ay yung mga victim survivors, pati yung isang saksi namin na pagkatapos mag-testimonya dito ay kinasing ang kanyang lugar. Sa isang pahayag, sinabi ng tagapagsalita ng Embahada ng Estados Unidos na mahigit isang dekada na umanong sangkot sa human rights abuses si Kibuloy, kabilang na ang umano'y panggagahasa sa mga menor de edad. Muli rin itong ipinunto na kasama si Kibuloy sa FBI's Most Wanted List ng Estados Unidos. Kumpiyansa niya ang U.S. Embassy na mananagot sa batas si Kibuloy. Harleen Delgado, UNTV News and Rescue. Diyos ang aming sandigan, serbisyo publiko ang aming pinahahalagahan.